yung daddy mo? Hindi ko po alam eh. Kanina po yata umalis. Ikaw, Warren, alam ba kung saan napunta si Edward? Hindi rin po. Bakit? Na naman, kinakabahan lang ko pag umaalis yun eh. Baka may ginagawa na naman. Alam ko na, ma. May plano ako. Ano? Di bahala na lang. Huwag na. Di bahala na. Ano nga yun eh? Di bahala na lang, ma. Eh, nakalimutan ko na eh. Di bahala na. Ate Via, hindi ko na nakikita yung dumadalaw dito. Elena ba yun? Jennifer, halika nga dito sa ate. Tumubi ka sa akin. Siguro marami lang ginagawa. Ate Via, may tatanong sana ako sa'yo. Pero huwag kang magagalit, ha. Tagal ko nung gustong tanong sa'yo ito, eh. Takot lang ako. Ano yun? Nanay mo ba talaga yung Elena yun? Sa mga kinakwento niya sa akin, mukhang siya nga yung tunay kong ina. Parang hindi ko sigurado. Kasi hindi ko maramdaman eh. May ipapakiusap pala sana sa inyo. Sana huwag tumakakarating sa daddy dahil baka magalit yun. Baka kung paano pa yun. O, Ate V, ako na rin bahala dyan kay Jennifer. Nakainom na ba si daddy ng gamot? Hindi pa yata eh. Hindi pa kasi dumarating si mommy tsaka si daddy. Kung mabuti, papa, inumin na lang natin dyan ng gamot. Tara, tara. Tara, Jennifer. Jennifer, ano ba nangyayari sa'yo? Bakit ka umiiyak? May problema ka ba? Excuse me, ho. Pwede ko magtanong, kayo ba si Lorenzo? Hindi. Meron ho ba kayong kakilalang gano'n ng pangalan na namamahala dito? Wala. Baka naman ho, meron siyang ibang pangalan maliban sa Lorenzo. Kasi hindi ko ho alam yung apelyido niya eh. Pinapakamusta siya ng kaibigan ko. Kahit pa lang alam mo ang apelyido niya, pero hindi mo siya makikita rito. Bakit naman, ho? Ay, ako ang namamahala rito. At ako lang nag-iisa, wala ng iba. Baka naman iba ang tinutukoy mong simbahan, iho. Salamat. Walang Lorenzo doon. Madalas nga ako nagpupunta doon, di ba? Nakikita ko siya doon. Ano ko ba, Via? Iyon nga sinabi sa akin nung namamahala doon eh. Eh si Lorenzo nga namamahala doon, di ba? Ewan ko. Pati ako naguguluhan na sa nangyayari. Ang mabuti pa, tigilan mo na yung pakikipagkita kay Lorenzo. Hindi mo naman siya kilala eh. Via, andito nanay mo. Nay. Siya munang asikasuhin mo, ha? Sige, Via, muna na ako. Iyasi ko sa iyong pasa sa opisina. Okay. Ingat. Excuse me. Warren, mag-iingat ka dyan sa pinabalak mo, ha? Baka mapahama ka. Ay, hindi ka naman susugurin, eh. Susundan ko lang. Susundan ko kung saan pupunta si, ano, si Uncle Edward. Ay, naku, Warren. Itigil mo nga yan. Baka mamaya ipag-initan ka na naman ni Edward, eh. At saka alam ba yan ng mami mo? Pinayagan ka ba?
Hindi po. Oh, hindi naman pala eh. Pero Nay, paano kung may kinalaman to kay Selena? Kay Via? Hindi makakatulong pa ako. Auntie, kukuha lang ako ng merienda. Sige, Ana. Ismael, halika. Halika! No. Pukar. Alam niya si Michael, dapat makita mo kung paano makatingin. Ibang klase, akala mo makakaisa na naman siya eh. Abay, huwag mong mamaliitin naman ngayon. Kahit alam natin kayang-kaya natin sila. Kailangan pa rin tayong mag-ingat. Anong tayong mag-ingat? Sila ang mag-ingat. Naku. Pag na huwag nila akong kakantiin. Pag ako naasal, isa-isa kong pasasabugin ang ulo nila. Naku, isang kalabit lang ng gatili yun. Hey. Ayan na pala siya eh. Magmerienda muna kayo. Pagsilbihan mo naman ang nanay madali. Merienda ka muna. Ayan o. Masarap yan. Salamat. Ikaw na. Susunod na lang ako. Una na kayo. Ano ka tulog ng daddy mo? Pinakita natin si Elena dito sa bahay eh. Oho. Bakit nakabusangatan naman yung mukha mo? Auntie, bakit pa parang ang init-init ng dugo mo kay Michael? Ako? Mainit ang dugo kay Michael? Sino naman nagsabi niyan? Siya? Hindi ho. Pansin ko lang kasi kanina parang pinaalis mo na siya agad. Ay, nako, Iya. Sorry kung yun ang akala mong ibig kong sabihin doon sa mga sinabi ko kanina. Ang gusto ko lang naman kasi, asikasuhin mo naman ang nanay mo. Eh, gusto nga maging malapit sa'yo, di ba? So, hindi ka galit kay Michael? Hindi. Ba't naman ako magagalit sa kanya? Ano ba naman ang ginawa niya sa akin? Wala naman, hindi ba? Napag-isipan mo na ba? O, ano address mo? Oo. Sige, pupuntahan kita ngayon dyan. Saan ka pupunta? Ha? May ayusin lang ako. Ano? Magtatayo ako ng negosyo. Magtatayo ako ng bagong negosyo. Masama ba yun? Alam mo, Edward, hindi ko na alam kung kailan ka nagsasabi ng totoo. Palagi ka umaalis ng bahay, hindi ko alam kung saan ka nagpupunta. Mababa. Nagbabago ata ang ihip ng hangin, ha? Eh, dati-dati, wala kang pakialam sa akin. Ano ba nakain mo? Ayoko ng gulo. Sinasabi ko lang sa'yo, kung may binabala kang gawin, huwag mo nang ituloy. Ang hirap sa'yo. Palagi na lang yung Magda na yan ang pinaniniwalaan mo. Mas maganda siguro kung kayong dalawa na lang ang magsama. Wala ho eh. Sandali lang ako. Sige. Miss! Diyan ka ba pupunta? Ay! Naku! Ikaw siguro yung si Elena, yung sinasabi nilang nanay-nanaya ni Via. Ikaw ba yun?
Hello! Naku, nice to meet you. Hello, ako nga pala si Connie. Alam mo, malapit ako sa pamilya niya. Close kami ni Via. Ganyan kami dalawa. Pero, hindi si Selena. Hindi yung talipandas na yon, ha? Bakit? Galit ka rin ba kay Selena? Ganyan kayo? Hindi. Ako, huwag ka nalapit doon sa babaeng yun, ha? Huwag ka makikipagkwentuhan doon. Kasi hudas yun, eh. Hahalikan ka. Pagkatapos, pagtalikod mo, tatridering ka. Ganun. Miss, akin na yung sukli ko. Paano? Mauuna na ako sa'yo, ha? Talaga? Oo. Sus naman ito. Hindi man lang tayo nakapag-chismisan. So, susunod na lang. Oh, sige, ha? Sa susunod, ha? Sikahan tayong dalawa, ha? Sige, bye. Bye! Son, napasugod ka. Magda, nag-aalala lang ako kay Edward. Mukhang may binabalak siyang masama. Gusto lang kitang pasabihang mag-ingat. Pumasok ka nga muna sa loob. Opo ka. Naku, ako eh. Hindi na naman ako nagugulat dyan sa asawa mo. At saka... puro salita naman yan eh. Wala naman yan sa gawa. Salamat na rin. Noong una, yun ang iniisip ko, Magda. Pero nitong mga nakaraang araw, alis siya ng alis. Hindi man lang siya nagpapasabi kung saan siya pupunta. Bakit? May alam ka ba? Ako wala. Pero yung dalawa, si Warren at si Gabriel, meron. Eh, kanina lang eh, narinig ko silang nag-uusap dyan. Ang gusto raw ni Warren, sundan itong si Edward para malaman niya kung saan ito nagpupunta. Bawat sandali, lagi nang may ngiti.